Good day mga ka-iPro! Magandang buhay po sa inyong lahat. Isa na naman pong panibagong tanungan ang ating satalakay ngayon sa ating segment na tanungan session. So welcome po sa ating lahat, sa mga members po natin o mga future members na nanood po dyan. Welcome po sa ating tanungan session. So eto sir, at ang ating tanong ay coming sa isa ating member dahil sa kanyang mga salang self-reflection. So ano daw ba sir ang dapat unahin, ang personal growth o ang income? Sa iyong ano sir, personal perspective. Kung titingnan mo kasi sa perspective ng yung regular po no, na halimbawa employee, no, sino ang mas malaki ang income? Yung graduate ng bachelor's degree o yung graduate ng masteral degree? Sino? Di ba yung graduate ng masteral? Mas malaki yung kanyang income normally compared dun sa bachelor's degree. Now, syempre, mas malaki yung income ng nag-doctorate kesa dun sa nag-masteral. No? So kung titingnan natin sa perspective na yon, that is part of growth eh, di ba? Growth sa academical perspective. So ibig nung sabihin, pinapakita po sa atin noon na habang nag-grow tayo, pagdating sa mga careers natin, this is career muna na pinag-uusapan, nandun din na sumusunod yung income. So sa growth natin, sumusunod yung income doon. So yun yung sa traditional side, sa career perspective. No? Kung sa mga negosyo naman po, which is yun yung mas marami sa atin sa mga ka-iPro, actually same lang din siya. Pwede ka naman mag-aim ng malaking income din kaagad. Pero di ba, halimbawa right now, lalo ngayon, ang dami ng mga opportunities na meron sa market. Maraming opportunities na nag-online teaching ka, nag-VVA ka, and then mas malaki yung income nun compared doon sa mga traditional na nakagraduate ka. Tama? Mas malaki na yung opportunity na pinipresent nila. Pero bago ka makapunta doon sa mga high income opportunities na yon, kailangan mo ng extra skill na hindi mo natutunan sa school. So kung titingnan mo doon, nauuna pa rin talaga yung growth kesa doon sa income. Pagdating po sa mga negosyo, even sa mga personal development natin, no, parang po pwede kasi natin siyang tingnan na kung ang growth mo ay linear na paakyat, no, linear na pataas lang siya, ito yung growth natin, ito po yung income natin. Actually, ang income natin, pagdating sa negosyo na hindi naman siya fixed, para siyang minsan tataas siya doon sa growth mo, minsan bababa siya sa business. Kasi sa business kasi, kapag nag-i-struggle ka, that is part of growth sa negosyo. Sa negosyo, hindi mo maiiwasan yung mga challenges na kasama dyan. Pero yung mga lesson na matututunan mo doon, yun ay magiging part ng growth mo. So kung titingnan natin, ang growth talaga consistently, dapat paakyat lang siya ng paakyat, di ba? Hindi, sabi nga nila, hindi naman tayo po pwedeng tumanda ng paurong. Di ba? Yung mga matatanda, no? Naku, tumatanda ng paurong. Hindi naman po pwede yun, no? So kung ang ano natin is income talaga, growth dapat siya yung fixed para sa atin, na continuous yan. Minsan yung income natin mas tataas doon sa growth natin kasi sa negosyo minsan may spike talaga ng ano diyan eh, ng income, no. Hindi mo alam, minsan hindi mo alam kung bakit, ginagawa mo lang din naman yung normal na ginagawa mo pero magi-spike yung income. Pero minsan din sa negosyo, ginagawa mo naman yung best mo. You're a better person naman compared doon sa nakaraan mo. Pero bakit ganun? Bumababa yung ano, bumababa yung sales, bumababa yung income ng negosyo. Lahat po 'yon ay normal. Bakit? Kasi yung pagbaba ng income ng negosyo na yon, that is part of growth na hindi natin siya po pwedeng tanggalin. Okay? So malaki man ang income, maliit man ang income, ang growth consistent. So ang conclusion po natin dyan is nauuna parati yung growth kesa sa income, growth. Sa level of income. Kung gusto nyo po mag-join sa ating mga savings and deposit program or gusto nyo po mag-loan upang magkaroon ng additional funds sa inyong small na business, mayroon po tayong pre-membership orientation sa ating cooperative. Mag-register lang po tayo sa link na nasa description ng ating video. Talaga susunod dyan, sir. Paano, sir, parang ano, halimbawa, sa akin, sir, personally, magsiset ako ng parang standard. Kasi diba, sir, parang nung last training natin na, nung last ano pala, nagte-training punti po tayo dito sa cooperative inside. Dito po sa office, every Monday po yan. So sa lahat po ng mga ka-iPro natin, welcome po kayo doon sa training natin na yon. Message lang po kayo dito sa sa operations department natin, no, para kung gusto nyo pong makipag-participate. Pero yung mga trainings po na yan ay ilalagay din natin dito sa YouTube channel natin. So hintayin na lang po ninyo dahil mga series po kasi yun. Okay? Sige, tuloy. Yun sir, parang kanibawa sa akin personally, magsaset ka ng standard mo kung hanggang saan ka na lang. I mean, for example, di ba sabi sir sa last training natin ay yung pagsaset natin ng habit.
Diba, sir, parang kasama rin siya sa growth kasi din eh, di ba? Reset ng habit. So pagka hindi mo nagawa yung kung ano yung sinet mong goals doon sa ginagawa natin, parang mas mabilis kang babagsak. Well, ang ibig mo sabihin ay ano, minsan po kasi ang paghihit ng goal ay minsan habit din kasi yan, you know? Kapag po minsan kung napapansin natin sa mga sarili natin, no, nag-set ka ng goal last year o nag-set ka ng goal 2 years ago, hindi mo siya na-hit, no? And then halimbawa 2020 nag-set ka ng goal, hindi mo na-hit. 2021 yung same goal mo noong 2020 ay nilagay mo sa 2021, hindi mo na naman siya na-hit. So, sinet mo na naman siya ng 2022, hindi mo na naman siya na-hit. Minsan po kasi, yung hindi natin pag-hit ng mga goals natin, nagiging habit din kasi natin yun. Minsan parang nine-neglect na lang natin na ano man yung consequences nung hindi natin pag-hit ng goal. So, dahil parang ikaw, nasanay ka na, ah, hindi, okay lang, hindi ko naman na-hit yung goal. Pero isulat ko daw, okay, sinulat ko. Next year, hindi mo na naman na-hit. Na napanghinaan ka na naman ng loob, nagiging habit mo na siya. So ano yung susunod? Hindi mo na siya isusulat. No? Dahil hindi mo rin naman na-hit, bakit mo pa siya isusulat? So sa susunod na taon, kung andun ka na naman, kung itutuloy mo yung trend na parang downtrend na yon, hindi mo na siya isusulat. Sa susunod na taon, hindi mo na siya iisipin. Sa susunod na taon, wala ka ng goal, parang magdi-drift ka na lang sa buhay. So nagiging habit din kasi siya. So parang kinakailangan po nating maging aware sa mga sarili natin. Kasi actually ang growth ng tao ay nagsisimula sa self-awareness. Kung meron kang self-awareness, ano man yung nangyayari sa buhay mo right now, ano may nararamdaman mo, ano may iniisip mo, yung mga actions na meron ka right now, maging aware lang po kayo doon, that is part of growth already. Kasi hindi po lahat ng tao ay ano, minomonitor yung mga sarili nila. Diba? Ayun nga ang problema sa atin eh, no? Yung ibang tao, buhay ng ibang tao, minomonitor natin. Yung buhay natin, hindi natin minomonitor eh. Di ba? So, part ng growth yun. So, ano man yung mangyari, kung pabagsak yung trend mo, then pabagsak din yung income dyan. Di ba? Kasi kung wala ka ng purpose sa buhay, ano na yung mangyari? Tatama rin ka na sa trabaho. Eh, ganun lang din naman. Di ko naman na-hit yung goal ko, di ba? O ba't pa akong papakahirap sa trabaho? Eh, di tatama rin ka na sa trabaho. Ano yung mangyari? Pag tinamad ka sa trabaho, mapapansin ng boss mo. Siyempre, competitive ang market right now. So, kung tinatamad ka, hindi na nakikita yung values na meron ka doon, o anong mangyari? Tatanggalin ka sa trabaho. O worst case scenario, maging negative yung ugali mo, no? Kaya minsan, di ba, may nalululong sa atin sa addiction. May mga nalululong sa sugal. Bakit? Kasi parang, since wala na silang goal sa buhay or super taas ng goal nila sa buhay na parang nangarap sila eh. Hindi parang step by step, parang nangarap sila na gusto nila, andun sila kaagad, di ba? So anong solution doon? Magsugal. Parang ganun, parang kung manalo, malaki pera na meron ka. So kung ganun yung mangyari na negative, maging addicted ka doon, so mas mababaon ka pa, kukulangin na yung naging income natin sa trabaho, utang-utang, so mas mawawala ng purpose yung ano pagtatrabaho natin hanggang ano decline na talaga po yung mangyayari sa atin. So kaya we need to prioritize yung self-growth natin. Kai Pro, kung ikaw may katanungan pa na maaaring makatulong sa paglago ng iyong negosyo o kabuhayan, i-comment mo lang yan sa ating comment section. Self-growth talaga sir. Saka kasi parang whether ano kasi no. Kasi kuminsan parang na ano ng mga tao na hindi na nila napapansin or hindi sila aware doon sa even small. Kasi siguro sir parang everyday, paulit-ulit yung mga nangyari, parang yun na lang yun nasa focus. Pero even small, syempre meron pa rin changes yun eh. Diba, sir? Hindi lang yun natin napapansin yun, pero inatama sir, kailangan talaga maging self-aware. Awareness din talaga yung pinaka-main ano natin, focus, kumbaga. Tama. Kasi I think Jim Rohn yata yung nagsabi nun. Ay, yung sinabi mong yung mga madadaling bagay. Sabi ni Jim Rohn, ano eh, the things that are easy to do are the things that are easy not to do. Yung mga bagay na mga madadaling gawin niya, yung mga bagay na hindi natin ginagawa or mahirap din siyang gawin, di ba? Madali siyang hindi gawin. Okay, so ang halimbawa nito, doon halimbawa may goal ka na mag-diet, no? Ang goal mo sa pagda-diet ay instead na isang rice, maging half rice na lang. Madali bang half rice? Eh oo, tatakalin mo lang naman. Or yung, di ba, yung takal sa atin ng nasa karinderya, hatiin mo, tanggalin mo yung kalahati. Madali ba? Madali. Madali rin bang hindi siya gawin? Oo naman. Or kaya, ang goal mo is mag-journalize. Halimbawa, ang sabi po namin doon sa training, mag-start ka sa pag-journalize ng pagsusulat ng isa, dalawa, tatlong sentences. Tatlong sentences lang.
Ako si Amando Cebalaria, nakatira ako sa ganito, ganitong edad ako. 3 sentences, madaling gawin? Yes. Pero bakit hindi nag-i-start mag-journalize yung mga tao? Madali rin kasi po siyang hindi gawin. Kung magagawa po natin yung mga madadaling bagay na yon, self-growth na yon. Alright. Nice. So, ayan. So, parang ang conclusion natin, sir, dun sa tanong natin talaga, kailangan yung pagiging self-growth ng sa tao ay tuloy-tuloy. Para yung income, susunod na lang din siya, kumbaga. Bawal tumanda ng paurong. Yun pala pinaka-main ano din, bawal tumanda ng paurong. So, alright. So, yun, sir. I hope to nasagot natin yung ating katanungan. So, thank you so much, sir, sa iyong magandang insights na naman ng ideas. So, meron naman tayo napulot na magandang ideas na pwede natin i-apply sa ating buhay. So, yun lang po. Maraming salamat po.